Sa propesyon na matagal nang pinagdominahan ng mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay humahabol, umuunlad at tumataas ang kanilang mga ranggo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine National Police Female Police Officer ay gumagawa ng napakahalagang papel na kanilang ginampanan sa traditionally male-heavy hierarchy. Dati ang mga kababaihan na Pilipino ay sumasali sa Philippine National Police na dinominahan ng mga kalalakihan ay binibigyan lamang ng mga assignment na administrative in nature o trabaho na tinatawag na desk officer. Pero paglipas ng 30 years, ang mga female police officer ay kasali na sa iba-ibang mga police activities at function kasama na ang delikado at risky police operation. At mga kababaihan ay naging commander sa larangan ng police works at ilan sa mga Filipino police woman at nag-excel sa hanay ng mga Philippine National Police gaya ni Lina Sarmiento at ni Lori Arroyo. Noong 2012, si Sarmiento at si Arroyo ay naging pinakaunang dalawang babaeng general sa Philippine National Police. Pareho sila naging chief superintendent. Si Sarmiento ay naging head police security and police protection group or PSPJ, habang si Arroyo ay naging head of crime laboratory of the Philippine National Police. Si Arroyo ay may rango equivalent to Brigadier General sa military. Noong 2012, si Sarmiento ay na-promote at naging first two-star general in the directorial staff of the Philippine National Police. At mula noong 2012, mayroong 11,000 na Filipino policewoman sa Philippine National Police. Sa panahong ito, ang total na number ng police officer ay aabot sa 143,000. At isa pang police woman sa Philippine National Police na humahawak ng maraming command position in the police force ay si Colonel Portia Manalad. Si Manalad ay membro ng Philippine National Police Academy class of 1995. Si Manalad ay kasalukuyang deputy chief of Philippine National Police sa Women and Children Protection Center at siya ang pinakaunang babae na nag-graduate ng Philippine National Academy at ang pinakaunang babae na naging police director sa Cotabato City. Bago siya naging director sa Cotabato City, hinawakan niya ang command position sa United Nations Peacekeeping Mission sa Kosovo at sa Timor-Leste at naging Regional and Operation Planning Division and the Police Regional Officer 12. Si Colonel Angela Rijano ay member din ng Philippine National Police Academy Class 1997 at ngayon siya ang chief sa Malabon City Police Station. At ayon sa kanya ay nagpasalamat siya sa Philippine National Police dahil maraming kababaihan sa hanay ng Philippine National Police na naitalaga bilang hipe. At ang oportunidad na ito ay hindi pinagkait sa mga kababaihan sa Philippine National Police. Sa NCR or sa National Capital Region, si Rijano ay ang nauna na naging hipe at ayon kay Colonel Joanna Rosales, commander ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 2, na kanyang nakita na marami pa ang mga uniform women officer sa susunod ng mga taon at si Colonel Joanna Rosales ay member ng Philippine National Police Class 1999. Si Philippine National Police Chief General Dibold Sinas ay napakabukal at pinaalam niya sa publiko at sa media na talagang gusto niya na ma-empower ang mga Philippine National Police female officer na kung saan pabor nito sa mga kababaihan. At ang mga kababaihan ay naghahawak ng key position sa Philippine National Police kung saan nagkaroon ng maraming police officer at enlisted officer na para masigurado ang karapatan ng mga female detainees na hindi ma-violate. Ang mga kababaihan na police ay kaya din nila tapatan ang mga kalakihan. Dumadaan din sila ng matitinding pagsasanay o training kaya sila ay matitibay at magigising. At ayon kay Rosales, nang pagiging istrikto ng mga policewoman sa performance ng kanilang tungkulin ay umaakma sa tinatawag na motherly instinct at genuine concern sa kanilang mga tauhan. Si Lieutenant Colonel Kimberly Molitas
member ng Philippine National Police Academy Class 2000. Siya ang Philippine National Police Highway Patrol Group Police Community Relations Chief ay nagpahayag sa kanyang sincere gratitude sa Philippine National Police Chief sa kanyang pagkikilala sa mga women leadership sa police organization at ayon kay Mulitas na ito ay pagkakataunan na maipakita ng mga policewoman ang brand of leadership na kung saan matatag, straightforward at innovative, strict but with a heart si Lieutenant Colonel Jeannie Tixon, kasalukuyang na-assign sa NCR o National Capital Region Police Information Officer and Regional of Development Division ay nagpapasalamat kay Chief Sinas sa pagkikilala ng kontribusyon ng mga female officers in promoting public safety and security service at all levels of officers at units ng Philippine National Police. Ang Philippine National Police noong September 2019 ay kanilang ini-introduce ang pinakaunang first all-women police station at sila ay tinatawag na Mariang Police sa munisipalidad ng Maria Sikihor. Ang 12-member team na pinamunuan ni Maria Police Chief Captain Judith Bisas ang pagkakaroon at pag-umpisa ng bagong konsepto of gender and development para sa mga policewoman sa Sikihor. Ang Mariang Police ay sinyales ng panahon para sa pagsulong at mapaitaguyod ang bisyon at pananaw at misyon ng Philippine National Police in creating an opportunity para sa mga kababaihan na mapatibay ang papel na kanilang ginampanan sa Constitutio of Policing in the Law Enforcement Pillar. Inilunsadan ng Philippine National Police sa bayan ng Maria sa lalawigan ng Sikihor ang kauna-unahang all-female police station sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Baraka, ang all-female police station ay inawag na Maria Police. Sinabi naman ng Police Regional Director, Brigadier General Demol Sinas, na isusulong ng bagong himpilan ng pulisya ang natatanging kakayanan ng mga babae, police na mga Maria Police. Ang bagong all-female police station ay binubuo na nasa 20%. At ito ay ayon kay Secretary Top Cap Colonel Angela Rijano. Si Rijano mismo ang nagpili sa mga 21 member ng Mariang Police Force. Ang paglunsad ng Mariang Police sa Maria Sikihor ay kasunod din sa paglunsad ng Philippine National Police sa Highway Patrol Group. Ito ay ang paglunsad sa pinakaunang all-women riders team. Ito ang Special Elite Action Force at lahat ng mga miyembro ay mga babae. At marami pang mga kababaihan na nagserbisyo sa Philippine National Police. At ating pagpupugay sa kanila sa propesyon na kanilang pinili para mabantayan at manatili ang katahimikan of peace and order sa ating komunidad. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Jingo Arquillo, ni Frederick Galima. Hanggang sa susunod, maraming salamat.